Isang pinagpala pong araw ho sa bawat isa ho sa atin. Sa pagsisimula po ng ating online service, ating pong awitan po ang ating Panginoon. Palakpak po natin mga kamay. Panahon na ito na maraming pagbabago, kami po ay nakakaranas ng marami rin changes. Maaring ang iba ho sa amin, pinanghihinaan, lalong-lalo na po na hindi po kami makapag-church just like the way we do. Napupunta ka po kami, Lord God, sa bawat service, sa bawat fellowship, Panginoon. Pero Panginoon, kahit nandyan ho kayo, kahit nanghihina ho kami, alam namin na nandyan ho kayo na palaging ina-empower ho kami. You continue to strengthen our faith. Kahit ilang beses man ho kami matumba, nandyan pa rin ho kayo, Lord God. Ito
pick us up para magpatuloy sa buhay po na ito. Yung buhay po, Panginoon, na magbigay po ng kapurihan po sa inyo. Inside out.
Maraming salamat po sa patuloy na pagpapala na amin pong nare-receive mula sa inyo sa mga finances, sa pagpo-provide. At ang pinakamahalaga po, Panginoon, yung buhay na patuloy na ibinibigay niyo po sa amin. Even though we don't deserve it, Lord, you are still there. Patuloy ho kayong nagpo-provide sa mga pangailangan ho namin. We ask for forgiveness sa mga nagagawa ho namin pagkakamali, sa mga kasalanan, Lord God. And nawa, yung gagawin ho naming worship, Panginoon, sa araw na ito ay maging katanggap-tanggap po sa inyo, Lord God, as we offer this to you. We continue to pray, Lord, sa mga pagbabago na ito. Marami hong nag-a-adjust pa ho sa amin, sa new normal. Pero Panginoon, yung pangako po ninyo, Lord God, na kayo po hindi po kayo nagbabago, Lord God. Patuloy ho namin ipinapanalangin that you may give us the faith, that you may give us the patience, that you may give us the endurance, Panginoon, na patuloy ho namin pag-alabin yung pananampalataya ho namin sa inyo. Kahit sa panahon ng krisis po na ito, kahit sa panahon po na hindi pa po bukas ang mga churches, Lord God, still, Panginoon, you have given us the opportunity to worship you, Lord God, anytime and anywhere, Lord God, as we pour our hearts, Lord God, sa pag-worship po sa inyo. Nawa, Panginoon, sa service po na ito, make our hearts teachable, open our minds, Lord God, at ma-receive po namin nawa ang grace, Panginoon. And also, Lord, yung message po na iyon ay magagamit po namin, Lord God, hindi lang po sa online service na ito. This will serve as an encouragement, a reminder to all of us sa panahon po na ito. Kaya po nawa, manguna, may you be glorified in this online service. In Jesus' name, pray. Sa pagpapatuloy ho ng ating gawain, ihanda po natin ang ating puso at isipan sa maririnig po nating mensahe na magmumula po sa ating Panginoon. Isang mapagpalang gabi po muli. Ang bati ko po sa inyo mga kapatid. Salamat sa panibago pong pagkakataon na ibinigay po sa atin upang tayo po ay makapagsama-sama at makapakinig po ng kanya pong salita at magsama-samang sumamba sa atin hong Panginoon. Muli po rin po tayo nagpapasalamat sa mga kapatid ho natin na patuloy na naglalaan ng oras upang gumawa sa ating pong ministeryo pong ito at pagpalain nawa ho kayo ng Panginoon. Sa mga first-timers po natin, magandang gabi po sa inyo at maging sa mga kapatid ho natin na nasa ibang-ibang bansa, magandang umaga, hapon, gabi sa atin hong lahat. Pag-usapan ho natin mga kapatid ngayong gabi ay perfect peace. Maaring napapansin po natin na nitong mga nakaraang pagsasalita na atin hong mga speakers ay halos patungkol sa pagiging matatag, pagkakaroon ng kapahingahan, pagkakaroon ng pagtitiwala sa Diyos, ang naririnig ho natin, pagkakaroon ng kapayapaan at iba pang mga related ho sa mga nabanggit ho natin. Maaring hindi naman ho sinasadya ng atin hong mga kapatiran ito, ng atin hong mga speakers, pero ito yung siguro talaga tinuturo ho ng Diyos ho sa atin na gusto niyang malaman ho natin sa mga panahon hong ito. Especially ngayon na mas tumitindi ho ang krisis ho na atin hong nararanasan. Kaya sino nga ho ba ang ayaw magkaroon ng kapanatagan loob, ang ayaw magkaroon ng kapayapaan sa mga panahon pong ito? Samahan niyo po ako sa pagbasa, Isaiah 26 verse 3. You will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you. Higit sa kung ano paman po, nais po natin na makalaya sa mga alalahanin, hindi ho ba? Ano man mga nagbibigay po sa atin ng mga uncomfortable feeling, mga kabigatan ng kalooban, ayaw ho natin ito. Gusto ho natin na magkaroon ho tayo ng peace of mind, magkaroon ng mga mapayapang kalooban. Pero naisip ho din ho ba natin na ang kawalan ho ng kapayapaan ay maaring dulot din ho ng pagkaramdam ho natin ng inggit. Pagkaroon ho natin ng discontentment dahil sa tingin natin ay mas maayos ang kalalagayan ng iba kaysa sa atin. Pare-parehas naman ho tayong dumadaan sa krisis na ito, pero bakit ganun? Sila ay mas okay, kami hindi. Ang pagiging magagalitin po natin kapag napapanood ho natin sa balita ay puro mga negatibong bagay. Nakikita ho natin na kapag mataas ang cases ng COVID, yun ang headline. Pero pag mataas ang cases ng mga or ang mga gumaling, background lang, hindi siya yung main headline po natin, hindi ho ba? Ang pagiging entitled na dapat tayo din ay may natatanggap na tulong dahil taxpayers din naman ako.
Ako nga nagpapasahod sa mga, isa ako sa mga nagpapasahod sa mga tao sa gobyerno. Bakit wala ako nakatatanggap ng tulong? Ito po ay nangangalugan din ng pagkakaroon ng kawalan ng kapayapaan. So to speak, hindi po pagkakaroon, kundi nawawalan po tayo ng kapayapaan at kapanatagan. Tandaan po natin that peace is a godly character quality at hindi po basta human emotion lamang, mga kapatid. Ibig pong sabihin, ang pagkakaroon po natin ng kapayapaan is something that we can have in our hearts regardless kung ano man po yung sitwasyon, ano man po yung circumstance na atin hong pinagdadaanan. Totoo po na madaling sabihin, ngunit mahirap gawin dahil ang naturalesa po natin bilang mga tao ay talagang mag-isip, mag-alala, at magkaroon po ng alinlangan at kabigatan ng loob. Pero ang pangako po ng Diyos is hindi naman ho to experience freedom from troubles, hindi ho ba? Or any unwanted situation. Ang pangako niya ho is we will have that peace kapag tayo dumaranas na sa mga ganito pong mga suliranin, sa mga pagkakaroon ho ng mga kabigatan ng kalooban, dahil tayo po ay nasa imperfect na mundo pong ito. Dahil nga po imperfect, may mga negatibong bagay na nangyayari ho sa atin, mga bagay na hindi ho natin nais, mga bagay na taliwas sa atin hong kagustuhan. Pero paano ho ba? Ano ho ba yung mga paraan na para magkaroon ho tayo ng kapayapaan? How we can have the perfect peace or how we can obtain peace sa mundo pong ito? Number one, we can obtain peace through Jesus. Kung tayo po ay merong taong nilalapitan upang hinga ng advice, hinga ng bagay na makakapagpagaan na atin hong loob, higit sa lahat, andyan ho ang atin hong Panginoon upang siya hong ating lapitan at siya ho dapat ang unang-una dapat natin hong tinatakbuhan. John 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, sabi ho ng Diyos, I have overcome the world. Jesus said na may mga difficulties ho tayong kakaharapin, but He also said that in me, sa Kanya ho, we may have peace. Sinasabi po sa atin that peace isn't something na hiwalay or apart ho sa atin hong Panginoong Jesus. Ito po ay matatagpuan po natin mismo sa Kanya. In other words, sinasabi po sa atin na huwag na nating hanapin pa sa iba. Huwag natin hanapin sa ibang tao, sa mga bagay, or sa anumang pangyayari na gusto natin magkaroon ng comfort sa mga nasa paligid natin. Hanapin natin ito mismo sa Diyos. Kamakailan lang po ay naglabasan na naman po ang meme ni Jose Marichan na maaaring sumisilip-silip, di ba? Tila nagsasabi ho sa inyo sa mga newsfeed niyo na ilang buwan na lang, maririnig mo na naman ako, di ba? Yun yung sinasabi nung meme ho niyon. Sa isang banda po ay nakakatawa ho talaga, mga kapatid. Pero wag nawa po sana na idepende po natin ang pagkakaroon ng peace and comfort sa mga ganitong pangyayari. May mga taong hinihintay na lamang ang Pasko, birthday, holidays, at iba pang mga okasyon dahil sa mga panahon lamang na ito ay sila nako-convince na magiging maayos pa din ang lahat. Matatapos at matatapos din ito. Meron pa rin namang comfort kasi nag-birthday pa ako, nag-celebrate pa ako ng Pasko, kasama ang pamilya ko. Ibig sabihin, nagkakaroon pa ng mga okasyon, may mga holidays pa para makapagpahinga. Pero paano ho kung matapos na ho itong mga holidays? Paano na ho kung mag-back to reality na ho tayo na tinatawag ho natin? Wala na din ho ba tayong kapayapaan ulit? Mag-aalala na naman po ba tayo at mag-iisip, kailan kaya matatapos ang krisis na ito? Hindi naman po sinasabi sa atin na mali ang maging expectant or excited po tayo sa mga araw na ito. Tama lang po yun dahil sino ho bang ayaw mag-birthday? Sino bang ayaw mag-Pasko? Hindi ho ba? Sinasabi lang ho sa atin that wag natin idepende sa mga ganitong mga bagay ang atin hong kapayapaan. The Lord promised us peace that is unique at ibang-iba sa ino-offer ho ng mundong ito. Because ang kapayapaan ho na ibibigay ho ng mundong ito ay panandalian lamang po. John 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Paanong tayo po ay kumakalma knowing na mayroon tayong pamilya, may kaibigan, or may ibang taong maaasahan to comfort us, sila din naman ay may kanya-kanya rin pong alalahanin, mga kapatid. Sila din ay may kani-kanilang mga suliranin. Kailangan din nga ho nila ng kapayapaan, so to speak. The Lord gives an everlasting peace that no one can match. Ang kailangan lang po ay manatili at magtiwala po tayo sa Diyos na mangyayari po ito.
Sabi nga po sa ating text kanina, Isaiah 26 verse 3, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." Ang puso at isip po natin ang involved dito, mga kapatid. Sinasabi po sa atin na hindi sapat na nalalaman ho natin o nasa isip lang ho natin ang kapayapaan na pwedeng ibigay ho ng Diyos. The question is, naniniwala nga ho ba tayo na nasa Kanya ang totoong kapayapaan na kailangan ho natin? That's where our heart comes in. Peace is not an experience or feeling. Hindi po ito paniniwala lang or cheat code na binibigay ho ng Diyos na i-activate lang ho natin kapag tayo ay nag-aalala na, kapag tayo po ay nabibigatan na, ano? Hindi ho ito yung instant solution. Kundi, peace is in the Lord Himself. Kailangan ho talaga nating angkinin na Siya ang tunay na kapayapaan na kailangan ho natin manatili at magtiwala ho sa presensya ng atin hong Panginoon. Pangalawa po, we can obtain peace through God's Word. Peace through God's Word. Kung paano ang kapayapaan po natin ay nasa Diyos. Siya naman po ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng Kanya pong mga salita. The peace of God will rule in our hearts based upon the amount of His Word na isinasa puso po natin. Gaano na ba yung nalalaman po natin? Gaano na ba yung nasa puso po natin ng mga salita po ng Diyos? Ang susi po sa pagtitiwala natin sa Diyos ay ang mapuno po ang ating mga puso ng Kanya pong salita. Awit 119 verse 165, "Magiging payapat tiwasay ang kalagayan ng mga umiibig sa inyong kautosan at sila'y hindi mabubuwal." Kung ikaw ay isang estudyante na nag-review mabuti para sa paparating mong exam, hindi ba't kampante ka na makakasagot sa mga tanong dahil nag-invest ka ng oras na magbasa at magkabisa? Meaning, nag-aral ka talaga. Kung ikaw ay nag-a-apply sa isang kumpanya, hindi ba't inaaral mo din ang isasagot mo sa mga questions na alam mong pwedeng itanong sa'yo para confident ka na masasagot mo ito? Gayun din naman, kung tayo po ay nananangan sa salita po ng atin hong Panginoon, nothing can make us stumble, nothing can make us fall, and we will always be prepared. God's Word will hold us up with peace in our hearts sa pagsuong po natin sa bawat pagsubok na kahaharapin ho natin. Ang gusto po ng Diyos ay maging rooted po tayo sa Kanya, sa Kanyang salita, so that when crisis comes, hindi po takot ang magiging reaction natin kapag humaharap na tayo sa mga kabigatan. But we will rather face it with joy, with confidence, and with peace. Dahil alam po natin na ang gagawin natin o yung response natin dun sa hinaharap po natin ay ayon sa kung ano sinasabi ho ng Diyos sa kanyang mga pangako at salita. Proverbs 4 verse 4, "Take hold of my words with all your heart. Keep my commands and you will live." Yun ho yung sabi. God's Word gives us help and protection when we're faced with evil. Kapag tayo po ay tinutokso na ng kaaway, kapag nandiyan na yung mga temptation sa paligid, and even when the circumstance is against us. Minsan nga po, may mga pagkakataon pa na yung mismo mga tao sa paligid ho natin ang against ho sa atin. Pero sabi ho ng Diyos, yung salita ho niya ang magbibigay protection at kapayapaan ho sa atin. Awit 119 verse 23, "Kahit na magtipon ang mga namumuno at mag-usap laban sa akin, akong lingkod ninyo ay patuloy na magbubulay-bulay ng inyong mga tuntunin." Now, kung mas pinapahalagahan ho natin na magkaroon ng comfort or makuha yung approval, yung respect ng kung anuman or sino man ho sa mundong ito, kung mas pinapahalagahan ho natin ito than having God and His Word sa buhay ho natin, then we will definitely lose our peace. Tiyak ang atin hong pagbagsak, tiyak ang ating pagbuwal. Pero ano't ano man po ang dumating ho sa atin, kung susundin ho natin ang gusto ng Diyos, na ang salita po niya ang manangan ho sa atin, at bumalik tayo lagi sa kung ano bang sinasabi ho ng Diyos sa kanyang salita, tiyak ang kapayapaan po na para ho sa atin. We can obtain peace through Jesus. We can obtain peace through His Word. Number three, we can obtain peace through obedience, sa atin hong pagsunod. Kapag tayo ay sumusunod sa atin hong mga magulang, hindi ho ba payapat tayo dahil alam natin na hindi tayo mapapagalitan, hindi tayo masasaktan, walang consequence, puro pagpapala
Di ba? Kaya minsan nga, sinasabi pa nung magulang natin, oh sige, pag nagawa mo to, mayroon kang premyo sa akin. Di ba? Ganun eh. Ang paraan din ho ng Diyos ay laging mabuti. At ang pagsunod ho natin ho sa Kanya, ang sa Kanyang nais, ay nagdudulot din ho ng blessing ho sa buhay ho natin. One of which is the blessing of peace. On the flip side, kung tayo po ay sumusuway at ginagawa ho natin ayon sa kagustuhan ho natin, ang kawalan ng kapayapaan ng kalooban ang atin pong mararamdaman. Isaiah 48 verse 18. O kung dininig mo sana ang aking mga utos, sabi ho ng Diyos sa mga taga-Israel, ang iyong kapayapaan sana ay naging parang ilog at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat. Di ba? Nakikita ho natin na yung waves naman talaga, yung ilog talagang, kung hindi, yung hindi ho stagnant, talagang dire-diretso lang ho, hindi ho ba? So, hindi naman ho sinasabi na magiging smooth sailing, hindi naman sinasabi na magiging hayahay na ang buhay ho natin, ang journey ho natin sa mundo pong ito kapag sumunod ho tayo sa atin ho Diyos. Nandyan pa rin naman ho talaga yung mga kaharapin ho natin. It's just that, when we disobey, we experience guilt. We experience bitterness. May mga kalungkutan, may takot, at iba pang negativities ang atin hong nararamdaman sa pagsuway ho natin. Di ba? Kaya nga pag sumuway tayo, again, balik ho tayo, pag sumuway ho tayo sa ating mga magulang, natatakot na tayo kasi alam natin, palo na sapot yun eh, di ba? Baga, meron na tayong consequence, meron ng kahihinatnan yung ginawa nating pagsuway. Adam and Eve, kilalang kilala ho natin sila. Sila ho yung mga unang tao at sila rin naman yung mga unang taong sumuway ho sa ating Diyos. Ano hong naging response nila nung nalaman nila na sila po ay nagkamali? At nalaman nilang hinahanap na sila ng Diyos. Hindi ho ba? Sila po ay nagtago dahil sila ay natakot. Yun ho yun eh. Yung isang dulot ng hindi ho pagkakaroon ng or ng pag-disobey ho natin talaga sa Diyos. Kilala po natin si Jonah na nang siya ay sumuway sa Diyos, nag-end up na itinapon po siya sa dagat. Ano, as a consequence ng kanyang hindi pagsunod. At maging yung mga kasama nga ho niya sa barko, hindi ba, ay natakot din. So, ibig sabihin, kapag sumusuway ho tayo, meron din palang effect sa mga kasama ho natin. May mga effect din na nangyayari ho sa, may impact din sa pamilya ho natin, sa mga taong nasa paligid ho natin. Nakakaramdam ka ng lungkot dahil lagi nag-end up sa hiwalayan ang mga relationship na pinapasok mo. Wala ka ng peace dahil nababurden ka na, Lord, hiwalay na naman. Akala ko ba siya na? Di ba? Ang tanong ho natin, bakit ganun? Ang tanda ko na wala pa din. Pero ang tanong din ho ng Diyos sa atin, ito ba kasi yung sinasabi ko sa iyo, napasukin mong relasyon. Di ba? Baka hindi naman pala ito yung tinuturo ho ng Diyos. Napapasana all ka din nung panahong si Rica Peralejo at si Bettina Carlos ay ikinasal. That given their past, they still end up getting married. Di ba? Kasi, hindi na ho yung gusto nila yung nasunod, kundi yung kalooban na ho ng Diyos sa buhay ho nila. May mga plano tayo na hindi natutuloy. May mga sinisimulan, ngunit hindi natatapos, and we experience setbacks. Hindi po lahat ng sufferings, trials, or anumang bagay na umaalis ng peace or ng atin hong kapanatagan ay pwede na ho natin i-conclude na ito kasi yung kagustuhan ng Diyos na mangyari sa akin. Alam ko, sinusubok niya lang ako. Eh, hindi po. Minsan po, baka consequence po ito ng atin hong pagsuway. Baka kailangan din po nating huminto, kailangan ho nating makinig at manumbalik at makinig ho ulit sa Diyos at sumunod sa kanyang nais. Psalm 119:176. I have strayed like a lost sheep, sabi yun ng salmista, inaamin niya ho dito. Seek your servant, for I have not forgotten your commands. Psalm 34:15, ang dagdag pa po, if you obey the Lord, He will watch over you and answer your prayers. Ang kagandahan po sa Diyos na mayroon tayo mga kapatid, naghihintay lang po siya. Nakilalanin po natin na ang kalooban niya ang mabuti, ang kalooban niya ang the best para po sa atin. Na kapag bumalik na ho tayo at sumunod ho sa Kanya, susunod na din po ang pagpapala na naharangan dahil ho nung pagsuway na ginawa ho natin. Na ipagkakaloob niya anumang mga bagay na nais ho natin na talagang nararapat naman para sa atin. Kaakibat na yung kapayapaang inaasam-asam ho natin ay muli ho nating makakamtan. Then lastly, finally number 4, we can obtain peace through prayer.
Kapag sa tingin po natin ay ginawa na po natin ang ating part sa sitwasyong atin pong hinaharap, talagang inisip ko, nagawa ko na lahat. Tingin ko, naka-all in na ako. Nabigay ko na lahat ng pwede kong magawa. Pero nandun pa rin at meron po tayong alalahanin sa atin hong kalooban, marapat po na isuko na po natin ito sa atin hong Panginoon. When prayer replaces worry, God's peace comes in and ginagard niya ang atin hong isip, ang ating emosyon, para hindi na ho tayo ma-overwhelmed ng biglang rush ng takot na nararamdaman natin kapag merong mabigat na bagay na hinaharap po tayo. At sa tulong po nito, nawawala. Sa pamamagitan po ng kapayapaan ng Diyos, nawawala yung takot at pagkabalisa po natin. Filipos 4:6-7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kapag ginawa ninyo ito, verse 7, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Ito yung balik tayo sa point number one, di ho ba? Dapat nasa Diyos ho talaga tayo. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. May isang video po ako napanood na kung saan ibinabahagi ho ng isang pastor yung karanasan ng kanyang church member who recently took a licensure examination. So kapag tayo nagtetake, sa mga nagtake ho ng board exam, syempre, minsan di ho talaga kayo mapakali, hindi ho ba? Lalo na kung ilang araw lalabas na yung resulta, ganyan. So lagi niya ho itong naiisip hanggang kahit umaattend na siya sa worship service, sabi ho ng pastor na naiisip pa rin ho ito ng miyembro niya. Na kahit na nga daw ho umabot dun sa sermon na ng pastor, eh nandun pa rin na naiisip niya na papasa ba ako o hindi? Ano ba itong nararamdaman ko? Talagang hindi ako mapalagay. Na parang hindi na ho maaral, hindi na siya makamasyado makafocus dun sa sinasabi ho ng pastor, sa sinesermon. However, salamat dahil until such time na may binanggit ho yung pastor, narinig niya na ang sabi, binanggit ho ng pastor na isuko ang iyong alalahanin sa Diyos. Ito ang gusto ng Diyos na gawin natin, mga kapatid. Yun ho yung narinig ho ng miyembro. Right then and there, siya po ay nanalangin. Yun ho yung kakakwento ng pastor na ginawa daw ho ng kanyang miyembro. Na ang pagkakwento daw ho sa kanya, pastor, nung narinig ko ho itong nung pagkakabanggit nyo na isuko lahat sa Diyos ang lahat ng alalahanin, talagang doon ho sa upuan kong yun, doon sa mismong time na yun, nag-pray ho ako. At isinuko ko ho sa Diyos ang sabi ko ho, ano man ho ang kalooban ninyo, Lord, alam nyo po na ibinigay ko na ang best ko sa exam pong ito, talagang ginawa ko yun, nakita nyo na ginawa ko yung part ko, pumasa man or bumagsak, sa inyo ko po ito pinagkakatiwala. At naging payapa po ang kanyang kalooban. Dumating yung araw na lalabas po ang result, ayun, bagsak po siya. Hindi, joke lang ho. Pumasa ho si kapatid, pumasa ho yung miyembro ni pastor. At siya ho isa ng ganap na doktor. At syempre, mas lalo ho siyang natuwa dahil hindi lang nawala yung kanyang alalahanin, kundi may bonus pa. Talagang idinagdag ng Diyos na pasado ka anak. Ito yung para sa iyo talaga. Kaya dapat hindi ka nag-aalala. So if we want to worry less, then manalangin din po tayo ng mas madalas. Ang mas madalas po kasi nangyayari, dahil sa dami ho ng ating gawain, natutulog na lang ho tayo agad, hindi ho ba? Talagang sa buong araw, kahit work from home, yung iba sa ating mga kapatid, yung mga gawain, o yung mga ibang hindi naman nagtatrabaho, pero yung, sabi nga ho, yung gawain sa bahay, hindi naman nauubos yan. Hindi ho ba? Talagang nagkukos yan ng pagod sa atin ho, sa atin hong katawan. Na syempre, nagdudulot na tuloy ng kapaguran ho sa atin na minsan napipili na ho natin talagang pumikit. Kahit minsan sinasabi natin, pipikit muna ako, saka ako magpipray, di ba? Pero nagtutuloy-tuloy eh, di ba? So, ang gusto ho ng Diyos ay manalangin ho tayo. Dahil ito ho yung paraan kung saan pwede ho natin isuko sa kanya, pwede ho natin gamitin itong, yun ho yung medium talaga na binibigay ng Diyos na magamit ho natin para magkaroon ho tayo ng kapayapaan na galing po sa kanya. Tandaan po natin na ang tunay na kapayapaan ay hindi lang naman dulot ng positive thinking. Yung lagi lang natin sinasabi, matatapos din to. Hindi ho ganun eh. Or absence ng conflict, nakaparang tingin natin, nakalagpas na tayo sa isang suliranin. For sure, may darating pa ho ulit eh. No? Kaya ang gusto ng Diyos, lagi at lagi ho tayong kumakausap ho sa kanya. Lagi ho nating tandaan na
ang kapayapaan is not yung kawalan ng alalahanin, kundi it's an acknowledgement po, mga kapatid, that God is the supreme ruler na hawak niya lahat ng bagay ho na dumarating ho sa atin or may kaya pa yung tulutan ho niya ang nangyayari ho sa atin. Kaya lahat po ay idulog at ilapit ho natin sa Diyos. Maraming mga bagay pa po, mga kapatid, ang darating ho sa atin. Maaring matatapos itong krisis na hinaharap ho natin, pero for sure, habang nandito pa ho tayo sa mundong ito, dadagdag at dadagdag, paiba ng paiba, pahirap ng pahirap, maaari ang mararanasan ho natin. At mas maraming mga bagay ang magdudulot ho sa atin ng kawalan, ng kapayapaan sa puso, na talagang yun yung gusto ng kaaway na mangyari ho sa atin. Pero nawa po, ang kapayapaan ho ng Diyos ay patuloy hong sumaatin at ang mga bagay ho na napag-aralan ho natin ay makatulong sa pagkakaroon ho natin ng kapayapaan ho habang patuloy ho tayong sumusuong sa hirap ng atin hong or sa hirap ng buhay na atin ho nararanasan. Tandaan ho natin that we can obtain peace through Jesus. Kung meron ho tayong talagang dapat lapitan, walang iba kundi ang atin hong Panginoong Jesus. Siya ho ang source nito at siya lang ang makakapagbigay po nito. We can obtain peace through God's Word sa pamamagitan ho ng kanyang salita. Punuin ho natin ang ating puso at isipan nito upang malaman natin kung anong gagawin ho natin kapag dumarating na tayo sa mga sumusuong na sa atin ng hirap ng buhay. At syempre, dapat may pagsunod. Hindi naman ho pwedeng nalalaman lang ho natin yung salita niya, pero hindi naman ho natin ginagawa. Dahil alam ho natin na kung tayo po isusuway sa Diyos, ay naku, talagang yung kapayapaan ho ay hindi ho mapapa sa atin. And then lastly, isuko natin ho sa Diyos. Kung nakikita naman ho natin, in-assist natin na sumunod naman ako. Talagang ginawa ko naman kung ano yung gusto ng Diyos. Eh, isuko natin ho sa Diyos yung mga bagay na pinagdadaanan ho natin. Dahil kung may mga ginawa na ho natin yung part ho natin, for sure, gagawin din ho ng Diyos yung parte ho niya para ho sa atin. Sama-sama ho tayong manalangin, mga kapatid. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Salamat sa panibago pong oras na ibinigay niyo po sa amin upang kami po ay makapagsama-sama. Kami po ay makapag-join in live stream para po bigyan kayo ng kapurihan, bigyan kayo ng pasasalamat sa lahat ng ginagawa po ninyo sa buhay ng bawat sa po sa amin. Makita niyo po, nakikita niyo po, Panginoon, ang pinagdadaanan po ng bawat isa. Kayo po ang nakakita at nakakaalam ng aming mga alalahanin, ng aming mga suliranin sa bawat araw na dinadagdag niyo po sa aming buhay. Patuloy po namin inilalapit po ito sa inyo na kinikilala ang kapangyarihan po ninyo na wala kaming magagawa kung sa amin lamang. Makita nawa po namin, Panginoon, na makuha namin ang kapayapaan sa pamamagitan po ninyo, Panginoong Jesus, na talagang na-overcome nyo na eh, kung ano man ho yung nangyayari sa mga nangyayari at mga mangyayari pa sa buhay po namin. Kaya marapat lamang na kung maghahanap kami or hahanap kami ng kapayapaan, ito'y hanapin namin sa inyo at di sa kung sino man sa paligid po namin or kung ano man mga bagay sa amin pong paligid. Makita nyo po na kami po ay nagsasaliksik pa rin po ng inyong mga aral upang malaman namin ano ba ang magiging response namin sa mga bawat alalahanin na dumadating po sa amin, malaman namin kung paano namin haharapin ang iba't ibang klaseng pagsubok na dumadaan po sa amin. At makita nyo nawa na kami po ay sumusunod, hindi lamang po basta kami nag-aaral, kundi nakikita nyo po sa buhay po namin na sumusunod kami at ang tunay na ang pagpapala nga po ng inyong kapayapaan at pagpapala na kailangan pa namin ay nasa aming pagsunod. At kung nakikita rin po namin, Panginoon, na talagang ginawa namin yung parte po namin, marapat lamang, Panginoon, na ibigay namin, isuko namin sa inyong lahat-lahat sa pamamagitan po ng pananalangin. Na nakikita po ninyo na ginawa na namin yung best po namin, it's time for you, Panginoon, na ipagkatiwala naman namin sa inyo na gagawin po ninyo ang inyo pong parte. Manguna kayo, Panginoon, sa kabuuan pa po ng araw pong ito, maging yung mga taong patuloy nyo pong ginagamit sa gawain po namin. Patuloy nyo pong pagpalain ang kanilang mga buhay, kanilang mga pamilya, at sa mga taong nakikinig po at nakapakinig po nitong inyo pong salita, panibagong lakas, panibagong encouragement ang idulot nawa po nito sa kanila at kayo ang patuloy na hanapin po namin sa lahat ng pagkakataon ng buhay na bawat sa po sa amin. Muli, Panginoon, manguna ka at maitaas ka. Ikaw nawa po ang napapapurihan sa amin pong pagsaba pong ito at ang lahat pong ito itinataas namin at binabalik ang pinakamataas na papuri at salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon, sa pagtatapos po ng aming pong pananambahan sa oras pong ito, patuloy niyo nawang ipatanggap sa bawat isa po sa amin ang iyong pagpapalang basbas. Sa magitan po, Panginoon, ang pagtataas ng kamay ng iyong lingkod sa pangalan banal po lamang ng aming mga anak, Kristo Jesus. Ngayon, tanggapin natin lahat na walang ang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang biyayang pagliligtas ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, pakikipisan, kaaliwan ng kanyang banal espiritu sa ating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Sa pagtatapos po ng ating live stream, muli po nating awitan ng ating Panginoon. You know that. You know that I love you. You know that I want to know you so much more, more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted. Tayong magkita-kita para sa ating online service. God bless po sa ating lahat.